playbooks. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So this time, we'll do another house tour. But this time, papakita namin sa inyo yung mga dilemmas and common issues na meron kami simula na lumipat kami after 1 year dito sa aming bahay. So tara, samahan niyo ko sa house tour na to. So first na gusto ko i-share sa inyo is yung issue sa pintuan. Alam naman natin na kapag tag-ulan, usually lumalaki or nag-expand yung kahoy. So yun yung isa sa issue. So ngayon, tag-ulan, medyo mahirap ilock yung mga pinto. So yun, kapag summer, babalik naman siya dun sa tamang size nung yung sa hambain sa pintuan. Ngayon naman is yung ilaw. Yung mga ilaw namin, spin light siya. So dati to, wala tong cover, as in open siya. Nagugulat kami mga lumalabas na insect. Kaya nilagyan namin siya ng acrylic, sas nilagyan lang namin ng tape, acrylic plastic, galing doon sa mga face shield namin na hindi na nagagamit. So dapat pala binili namin is yung, alam niyo yun, yung naka-close siya na mga bulb or yung mga lalagyan ng ilaw. So yun yung mare-recommend ko kapag nagpapagawa kayo ng bahay. So wag yung open type. So yan, medyo mataas din yung ano namin, lalagyan ng curtain. So ang hirap magpalit ng kortina kapag need ng labahan. So 9 feet kasi itong taas nitong sa kortina lang mismo plus yung sa kisame pa. So kailangan ng ladder tuwing magpapalit kami ng curtain. Though aesthetically it's nice, diba? Maganda naman, suggest ko sa inyo, sa aircon lagay kayo ng mga ganyan. So ito may crack, papakita ko sa inyo. Yung crack is because sa palitada daw or sa paint, sa pag-paint. So, mayroon din sa iba't ibang side ng bahay. Yung kanina yung pinakita ko yung sa aircon, ha, huwag nyo kalimutan maglagay kayo na sa Lazada lang nabibili. So, ito, since sa taas kisa may, hindi kami naglagay ng molding. So, tendency parang may crack siya, pero wala naman yun. Aesthetically, mas maganda kung may molding. And then, sa kama dati sa sahig lang kami. Ngayon, since nagbuntis nga ako, kailangan ko na medyo mataas na bed. Nahirapan ako bumangon. Ang issue dyan is yung mga kalat sa ilalim, lalo na pag may mga toys, pag may mga toddler kayo. So, yun lang. Dito, naglagay lang ako ng another toy storage para at least yung mga kalat, mas minimal siya. Pero di naman naiiwasan yun since bahay naman to. Yun yung tunay or reality kapag meron tayong bahay. So, ito, makikita nyo, yung parang in-between, nilagyan namin siya ng mga parang may nilagay na dyan eh, para sealant, para kasi may mga insekto nga lumalabas since sa forest kami. So, even sa doors, naglagay kami ng mga ganyan, mabibili mo yun sa Lazada or Shopee, para wala talagang makapasok. Ayun, no, kung makikita nyo yung brown na yun, hindi ko lang alam yung tawag, search nyo na lang. Sa doorknob. Actually, isa pa lang to sa nasisira since yesterday. Kahapon lang to. So, hindi ko alam yung naging main issue dito eh. Ayaw lang siyang ma-open. Itong sa CR naman, issue namin dito since plastic yung door, hindi siya ganun ka-sturdy. Ang bilis niya rin kalawangin. So, ayan, puro tape na yung aming door dito sa CR. So, dapat pala, wood na lang din yung ginamit namin instead of plastic. Door, issue lang kasi may mga paint na nag-chip off na. So, no big issue naman but aesthetically, yan, diba? So, ito, issue dito yung mga kalat since wala nga kaming helpers for now. Medyo makalat tong playroom slash office. Basta itong activity center, activity area namin. So, ito na yung office ko. Andito na din yung pag yung baby, kailangan laruin. Yung toddler ko, dito din naglalaro. So, yan, wala namang issue dito. Yun lang yung sa molding talaga. Dapat naglagay kami. Tapos, yan, medyo makalat, which is just usual concern kapag kami anak ka naman talaga, diba? Una, maraming may favorite dito sa kitchen area namin. It's very simple and it's very, nagagamit talaga siya. So, dito, wala kaming granite or tile. So, okay naman. So far, maayos pa din. Ang issue lang dito is yung wall ng aming kitchen. Yeah, may mga marks siya, watermarks, tagos, dun sa flushing, dun sa roof namin. So, dito lang naman sa area na yan, dun sa side na yun. Ayan, medyo magulo lang yung kitchen for now kasi nakakatapos ko lang mag-bake and magluto. Isa sa masasuggest ko pag magpapagawa kayo ng bahay is maglagay kayo ng grease trap para yan na lang yung lilinisin nyo kapag may mga bara. So hindi niyo na kailangan sungkitin sa labas kasi yung grease trap siya na yung magsasalo ng mga napupunta doon sa sink niyo. Tapos lagay na lang kayo ng nung pangsalo din sa sink na bibili sa Shopee. Then sa pantry area namin, ito lang siya. Simple lang tong kitchen namin, very functional.
So yon, tignan ko nga, may laman pa ba to? Ayan. So sa ref namin, wala naman ako issue ko lang, minsan wala nang laman, charot. ano pa ba yung gusto kong i-share sa kitchen namin? Very functional siya. Naglagay lang ako ng additional cabinets and mga buting-ting dyan. Ayoko naman itago kasi lagi naman namin ginagamit, diba? Gusto ko, mabilis ko lang makukuha lahat ng mga kailangan kong kunin. So, yan. Ito yung aming munting kitchen. So, ito, ito na mga upuan na to. Nagagamit namin siya tuntungan pag may need kami abutin sa taas. Hindi kami masyado umuupo dyan. Hindi naman komportable kasi kumain. Dito sa accent wall, wala namang issue. So, wala akong gustong i-share. So, yan. And ito pala. Issue is security. So, naglagay kami ng mga alarm. So, yung buong bahay namin is may alarm system and CCTV para din for protection. Ayan, even sa door, meron kaming mga alarm na nilalagay. So, pag nag-open yan, tumutunog siya. Yun din, issue yung nga na-mention ko pagka umuulan nga, lumalaki yung door, nag-expand siya since wood. What else? Tinabi ko muna tong plant dito sa side kasi nga may toddler ako. So, for protection din. Tapos nagagilang ako dyan ng coffee table / kainan ng toddler ko. So, ayan. Sa tiles, wala naman issue. Hindi naman siya madulas eh. Mukha lang talaga siyang makintab. And ito yung pinakalalagyan namin ng mga mask pag lalabas kami. So, I suggest maglagay din kayo para, di ba? And ayan, kapag gusto ko ng extra mood, kung may mga special occasions, naglagay lang ako dyan ng light. So, ayan yung toddler ko, diba? Happy-happy lang siya. So, yon is yung gaming area. Minsan kasi naglalaro siya dyan, so yun, hiniram namin sa ninong niya. So, ito yung pinapakita ko, yung security nga. So, bili kayo niyan, mura lang yan, para sa added, ano nyo. Yun, ano pa ba? I hope so far nag-enjoy kayo sa aming house tour. This is the reality. Ito yung nangyayari talaga. Hindi na ako naglinis. So, ngayon, labas naman tayo ng bahay. Ang issue dito is yung flooring na to. Hindi siya pantay. So, kapag umuulan, yun, naiipon. Naiipon yung tubig dito sa area na to. So, pansinin nyo, pinaano namin siya, pinalagyan ulit ng flooring. And then, naglagay kami ng screen kasi nga makikita nyo, semi-forest yung bahay namin, yung location. So, ayan, puro plants and puro grasses, puro trees. So, yun yung issue kailangan talaga, minemaintain and trim yung grass. So, dito naman, nakamali kami, hindi kami nagpa-extend ng roof para kapag umuulan sana, nabilis kami makakatakbo kapag kagaling kami sa labas. So, dito sa aircon, suggest ko maglagay kayo ng ganyan takip kasi ilang beses parang nasira yung aircon namin. Kaya naglagay kami ng parang acrylic doon. Tapos ito, ayan. So, ito yung makikita nyo eh, yung foresty. So, kaya sinasabi ko kapag ganito rin yung area nyo, so, kailangan talaga sealed nyo yung mga bawat bintana. Ayan, may mga CCTV kami for our extra protection. Ayan, sealed nyo yung mga bintana para walang makapasok ng mga insekto. One time sinalakay kami ng gamu-gamu. So, ayun. So, natuto na kami. Yan, naglagay na kami ng mga, sinecure namin siya ng mga tape na nabibili sa Lazada and Shopee. Baka naman, sponsor. So, ito, yan. Ito yung sampayan area namin. So, I suggest if may extra space naman kayo, maglagay kayo ng sampayan para hindi nyo nai-issuehin kung saan pa kayo makikisampay. So, ito yung issue. Ayan, no, lumalago, mabilis yung grass. Sobrang ganda ng lupa dito, mga sis. So, yun lang. Kailangan namin ipatrim siya every 3 weeks. Progress pa yung gamit namin, ah. Partida. So, imbis na hindi siya dapat tumayo, lumago lang siya. Ito, kung makita nyo mataas yung faucet doon, kasi dapat ipapantay yung flooring doon, hindi lang natuloy yung extension ng bahay. So, ayun, I hope you are enjoying this tour so far. Supposedly, papaayos ko pa ito sa hardinero. Kaso, gusto ko makita nyo yung reality ng mga issues na meron sa bahay. So, parang hindi ko muna pinalinis tong likod bahay namin. Hindi ko inalis yung sampay. Kasi nga, diba, totoo lang tayo. Ganyan naman talaga, diba, sa bahay. May mga sampay, may mga kalat, may mga lumalagong damo. Diba, ganun. So, yun. Ayan, mga gamit namin.
So, sa Sampayan, dapat siguro ano, magpagawa pa kami. Security system, sabi sa inyo eh. For added peace of mind, lagay kayo ng security system. Kung mga concerns nyo sa security, may nabibili sa Lazada ng mga alarm, pag may dumaan dyan, sensor, ano yan, masasense nila agad. And ito, naglagay kami ng roof para hindi nababasa yung aming mga gamit dito kasi ito na rin yung nagsisilbi naming mga dirty kitchen. And also, dito rin kami naglalaba. So, andito yung mga panglabada namin. So, naglagay kami dyan ng mga added na ang tawag dito, mga yan, mga patungan para hindi masyadong makalat tignan yung aming laundry area. So yan, this is a reality. We don't want to parang magpagawa pa ng cabinet and all just to show to people na ano eh kailangan pa na extra budget for that. So far wala eh. So I hope you like this video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell if you haven't subscribed to our YouTube channel. See you soon again.